And sa video na to, pag-usapan natin yung latest update related sa travel ban dito sa Japan. Ano na nga bang latest? Alamin natin sa video na to, kaya panoorin natin ito. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. Okay guys, so as of July 24, nag-update ang website ng MOFA. Actually, July 22 nila in-update itong website nila, and according sa kanilang website, quarantine measures, review on the on-arrival COVID-19 test and the home quarantine period after entry into Japan starting July 27, 2022 ay in-update nila yung mga bansa na makakapasok sa Japan. Okay, so yung Fiji daw and yung Pakistan will be reclassified from red category into yellow category, and Nepal, Moldova, Peru, and Western Sahara will be reclassified from yellow category into blue category. So, ibig lang sabihin nito ay mas nagre-relax yung Japan pagdating sa mga bansang papapasukin nila dito, or yung mga bansang mas mare-relax yung kanilang procedures related sa quarantine. Okay, so ibig lang sabihin yan, marami ng bansang pwede mag-tour, pumunta dito sa Japan as a tourist or as a working visa holder or student visa holder, at magkakaiba na lang yan sa dadaan ng procedure pagdating dito, kung magka-quarantine ba kayo o hindi na. So, on arrival test, self-quarantine period, and place of accommodation after entry into Japan may be changed according to the grouping red, yellow, and blue categories. So, sa mga bago pa lang sa channel na to, pinag-uusapan natin dito yung mga categories na ginawa ng Japan as red, yellow, and blue. So, yung mga bansang nakapabilang sa blue categories katulad ng Philippines ay hindi na kailangang mag-quarantine. As long as kompleto kayo sa mga documents na may papakita, katulad ng written pledge, questionnaire, and yung mga vaccine certificate, at most importantly ay nag-register kayo sa MySOS app. So meron ng ways para mag-register through mobile and website. So sa mga hindi pa nakakaalam niyan, panoorin niyo yung mga previous videos ko related sa MySOS app, at para malaman niyo kung paano gawin. So yung mga countries daw na nag-stay within 14 days doon sa mga countries na nasa red category or yellow category, ay sabi dito, those countries stayed within 14 days before the day of return to Japan or the day of application for landing on Japan, and whether they obtain a valid COVID-19 vaccination certificate ay magbe-base doon sa mga categories na ginawa ng Japan. So yung mga classifications naman ng mga makakapasok dito ay same pa din. So meron silang category 1, 2, and 3 na tinatawag nilang special exceptional circumstances, at allowed itong makapasok sa Japan in principle if the receiving organizations located in Japan complete prescribed applications in the entrance returnees follow-up system, or yung tinatawag nilang ERFS. So, tatlong classifications to guys, at yung dating dalawa naging tatlo dahil dinagdag na nga nila yung mga tourist group. Okay, yung mga gustong mag-tour dito sa Japan, although as of the moment ay mga package tour pa lang yung kanilang ina-accept. So, for number 1, foreign nationals newly entering Japan for a short-term stay. So, yung mga wala pa talagang tatak ng visa sa kanilang mga passport, yung mga bago pa lang papasok dito sa Japan, sila yung mga kinonsider ng Japan as special exceptional circumstances, less than 3 months for the purpose of business and employment. Ayan. So, yan yung unang category. Pangalawang category, yung mga foreign nationals daw na bago pa lang papasok sa Japan for tourism. Ayan. Only when a travel agency, among other organization, the trip serves as the receiving organization of the entrance. So, hindi lang working visa holders, student visa holders ang kailangan ma-register sa ERFS, kasama na rin yung mga magtutur dito. And number 3, yung mga foreign nationals newly entering Japan for a long-term stay. So, tatlong categories yung mga foreign nationals na pwede nang makapasok. And required documents for the visa application, currently, all foreign nationals who wish to enter Japan need to apply for a visa.
except for those with re-entry permit. So kung dati ka nang nasa Japan at umalis ka lang ng Japan dahil nagbakasyon ka, pero bago ka umalis dito ay meron kang re-entry permit, hindi mo na kailangang mag-apply ng visa. A certificate for completion of registration to the ERFS system obtained by a receiving organization through online application along with other visa application documents in response to the purpose of visit. So yung mga mag-a-apply pa lang ng visa, let's say nasa Philippines kayo at mag-a-apply pa lang kayo ng visa, ito yung mga nakatanggap na or makakatanggap ng COE or yung Certificate of Eligibility, kasama niyan ay yung ERFS certificate na ipapadala sa inyo ng inyong employer or yung accepting organizations dito sa Japan. So para naman sa mga gustong mag-tourist, receiving organization means such companies or organizations which employ or invite the entrants for the purpose of business or entertainment purposes. So ito yung mga travel agencies. Regarding the measures based on the above mentioned, are such travel agents or travel service providers as defined in the travel agency law. And kailangan nga daw ng ERFS system na maipasok ang inyong mga pangalan sa kanilang ERFS system at maipakita ito sa Ministry of Health, Labor and Welfare, at sila ang mag-i-issue sa inyo ng certificate na siyang idadali nyo sa embassy. So kung makikita nga natin dito yung classifications ng mga countries na nasa group red, yung Pakistan daw ay magiging yellow na starting July 27. And yung mga nasa yellow category naman daw na magiging blue, ayan, naka-highlight na dito yung mga countries like Bhutan, Brunei, India, Macau, and dati ng mga yellow, ang nadagdag dito yung Nepal will be classified into blue category starting July 27. So ganun din ang Peru, ayan, no? Peru will be classified into blue category starting July 27. Same din with Moldova, will be classified into blue category, and Western Sahara will be classified into blue category. So sa mga papasok sa Japan, ito yung classifications nila ng mga countries at kung ano yung requirement. So sa vaccination certificate, kung ikaw ay galing sa bansang nasa red category, kung wala kang may pakitang vaccination certificate, ay kailangan mag-quarantine ng 3 days sa specific facility designated by the chief of the quarantine station. Ayan. Plus negative test result, PCR test at the facility. At kailangan kang mag-on-arrival test. Kailangan matest kayo, mag-conduct ng PCR test sa inyo. Sa mga galing sa red category na bansa, kung meron naman kayong vaccination certificate, kailangan nyo lang mag-quarantine sa bahay. Ayan, home quarantine plus negative result of a voluntary test or 7-day home quarantine without test. Pero kailangan pa din dyan yung on-arrival test. So pagdating nyo dito, ay kailangan nyo mag-PCR test or kung ano man yung available na COVID-19 test. Sa mga yellow category na bansa, kung wala kang vaccination certificate, ay required kang mag-home quarantine for 3 days plus negative result of a voluntary test or 7-day home quarantine without test. Kung meron ka namang vaccination certificate, hindi mo na required. Kung ikaw ay galing sa yellow category na bansa, hindi ka na required na mag-on-arrival test dahil meron ka ng vaccination certificate. Para sa bansang blue, regardless kung meron kang vaccination certificate or wala, hindi ka na rin kailangang mag-on-arrival test at wala nang mga measures na kailangan yung gawin. Ayan, home quarantine and other measures are not required. So wala nang quarantine na kailangan gawin. So grouping of countries, regions designated and announced by the MOFA and MHLW based on the new border measures. Yeah. So ayan guys, nagustuhan nyo ba ang video na to? Kung nagustuhan nyo, please like this video at mag-comment na din kayo at i-share nyo na rito sa mga naghahantay ng update related sa travel ban dito sa Japan. Like, share and subscribe. Kung nakasubscribe ka na, thank you so much for watching our videos. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong i-upload ng mga videos at sa mga interested pa sa iba naming mga topics related sa pamumuhay dito sa Japan, ay puntahan nyo lamang yung aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dyan na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag nyo kalimutang i-check yung mga videos na lalabas na dito sa screen. Thank you so much. Bye!